Good evening po sa lahat ng naririto. And kung saan man po tayo, paning gandaigdig, magsisimula na po tayo. Siguro kaya po nandito po tayo sa recording is marami po tayong complex schedule. So dito po sa IMG, lahat po ng mga dahilan natin is lahat ng mga problema po natin is meron naman po siyang solusyon. Ang kailangan lang po talaga natin is yung willingness natin talagang matuto. And this is our IMG membership orientation wherein innovation meets inspiration. And before we start po, alam ko naman po na away from God, we can't do nothing. Kaya patuloy na hingin po natin yung presence ni Lord sa pamamagitan po ng pananalangin. And ito po yung tinuro na dasal ni Brother Bo Sanchez, the Millionaire's Prayer. Let's bow our head and let's feel the presence of the Lord. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. So, pakilala ko po ang aking sarili. Ako po si Annabel Maningding. You can call me as Coach Bell. Isa po akong IMG Marketing Director sa International Marketing Group. Dati rin po akong OFW for 9 years. As machine operator, and now I am a financial coach dito po sa Truly Rich Makers. And sabi nga po ni Warren Buffett, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn. So kahit anuman pong career ang meron tayo ngayon, alam naman po natin na nagsisimula po talaga ang pagkita ng pera kung meron po talaga tayong enough knowledge. Kaya nga po, di ba, may mga training at saka seminar pa tayong dapat ipasa sa any career na meron tayo. Kasi yun po yung makakatulong sa atin para makapag-produce po tayo ng income. So, bakit po ba kailangan natin pag-aralan yung itong ganitong klaseng class or financial class na inaatinan po natin? Kasi sa buhay po natin, marami po tayong kakaharaping mga challenges sa buhay natin in the future. A large number of Filipinos will face increasing challenges in 4 major areas. Katulad po ng pagkakaroon po ng uncertain labor market. So ngayon po, panahon po ngayon, automatic na po talaga lahat. So automation and powerful software continue to replace more and more workers. So yung mga manufacturing, so mga companies, so nag-i-invest na po sila para sa high technology. So hindi po talaga na maiwasan na mabawasan po talaga yung manpower. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit madami po mawawala ng trabaho. At the same time, yun naman po pangalawa, low savings and high debt. So ibig sabihin po, malaki po yung impact pagdating sa retirement. Marami po talagang tao ang kailangan pa nila magtrabaho 65 years of age to survive. Na kahit 65 years old na sila, dahil wala nga po silang ipon at mataas pa ang utang, kailangan po nilang magtrabaho. And the high cost of education, so hindi po natin maitatanggi na yung presyo ng tuition fee, yung cost. So tumataas po siya. And as well as lack of preparation for college planning, it will hurt the younger generation. Kung hindi po natin mapapag-aralan at mapapaghandaan yung cost of education, so ang magsasuffer po is yung mga susunod na mga generation. And yung pang-apat po is increasing cost of living. Marami po talaga mga tao, mahirapan talaga, even us, tayo mga naririto, na mahirapan po talaga tayo mag-ipon ng pera dahil nga po, pataas ng pataas yung mga bilihin, especially pag may mga emergency repair, pag may nagkakasakit, mga tuition, at marami pa pong iba. At dahil nga po kulang, so their only way is to magkaroon tayo ng mangutang talaga tayo. And even nga po yung living in one of the wealthiest countries in the world like US, many people may still retire poor. So kahit nga po nga daw sa US, marami pa rin nagre-retire ng poor kasi nga po yun nga po ito yung mga dahilan na nagiging challenging. And
Pag-usapan naman po natin ngayon, control your future. So, yung pong future natin, hindi po natin siya pwedeng iasa sa ating mga employers, sa union, or even sa government. At hindi rin po natin pwedeng iasa yung kinabukasan natin sa mga bangko or kung may mga brokers pa po tayo. So, ang future po natin is hawak natin. So, nasa ating mga kamay. At ito nga po yung dapat natin matutunan, yung making money. So, tayo naman po is mga Pilipino especially. Magaling po talaga tayo mag-create ng money. Pero dapat nga daw po, hindi lang dyan siya matatapos. So, kailangan din po natin matutunan how to save money. And also, how to accumulate your money at paano natin siya mapoproteksyonan. Kasi kung halimbawa, hindi po natin may pag-ingatan yung ating pera, so may possibility po na mawala din siya. So, dito po, ang itinuturo ko sa atin is be your own money manager. So, kailangan po natin maunawaan paano ba nagtatrabaho ang pera at paano natin mapapagtrabaho ang pera para sa atin. At gusto niyo po bang malalaman din, paano po ba ang tamang pag-build ng solid financial foundation? So, makikita po natin dito sa illustration, may iba't iba po siyang blocks. Makikita po natin yung order of priority. So, nasa pinakang bottom po is itong healthcare. So, kailangan po natin maunawaan, ano po ba yung purpose ng healthcare? So, meron pong dalawang klase ng healthcare or even maraming iba't ibang klase ng healthcare. So, isa nga po sa meron tayo is yung kailangan natin maunawaan is meron palang long-term healthcare at short-term care. So, ano po yung purpose ng healthcare? So, kailangan po naman natin na meron tayong ganito para if ever, wag naman sana, na hindi talaga maiwasan, magkaroon po tayo ng sakit, hindi maaapektuhan or hindi po tayo magkakaroon ng financial struggle kasi meron na po tayong nakalaan para sa ating kalusugan. So, kailangan din po natin maunawaan, ano po ba yung kahalagahan ng income protection or yung life insurance? Again, ang life insurance po, hindi po natin siya mapapakinabangan kasi kapag po yung pera, matatanggap po yan kapag syempre, pag nawala na tayo. Pero yung pong life insurance, yan po yung ibinibigay sa mga beneficiaries natin na kung saan makakatulong po sa kanila para makapagsimula po sila kahit wala na yung mga breadwinner o kahit wala na tayo na tutulong sa kanila. So kung tingin po natin na marami pa tayong mga responsibility sa ating pamilya, sa ating mga magulang, or kung ikaw po talaga yung breadwinner ng family, mahalaga po na meron kang life insurance para hindi naman po sila mag-struggle kung if ever na kunin ka kaagad ni Lord. At ito nga po, eliminate debts. Tinuturo din po siya yung debt management. Hindi naman po masama mangutang, pero ang tanong, kung mangungutang po tayo, saan po ba natin gagamitin yung ating perang inutang? Gagamitin po ba siya sa luho or pang-style lang? Or kailangan talaga nating mangutang para mag-increase po tayo ng source of income. So again, yan po yung mga itinuturo sa mga workshop. Once na IMG member po tayo, pwede po tayo mag-attend ng mga workshop na kung saan makakatulong po sa atin how to manage our debt. Kung meron po mga existing na utang, paano siya mababayaran? Paano po makakatulong si IMG para magkaroon po tayo ng mga additional income para mapabilis nating mabayaran yung ating mga utang kung may mga existing na utang na po tayo. At kung wala naman po, good news, at least hindi na po tayo darating sa point na mag-struggle tayo dahil na-mismanage po natin yung debt. And also, kailangan din po natin matutunan itong emergency funds. So, yan po yung mga savings or bond funds na kailangan din po na maunawaan po natin para alam po natin how much money yung kailangan nating para sa ating emergency funds. And also, investment. Kailangan din po natin magkaroon syempre ng investments. So, nakita po natin lahat po ng nandito sa building blocks na to is mahalaga po sa ating buhay. So, yan po yung makakatulong sa atin. Yan po yung tinatawag na solid financial foundation na kung meron po tayong amount na pera ngayon, kailangan po natin siyang i-diversify. So, huwag natin kakalimutan na dapat meron tayong healthcare at the same time, life insurance, and then knowledge or learning about eliminating debts and also the purpose of our emergency funds and the purpose of investment at kung magkano po ba yung mga dapat nating ibigay or ialat natin sa mga investment vehicle para matugunan po yung ating solid financial foundation. So I hope na marami po kayong nare-realize sa mga oras na ito. And this is a new world of possibilities, the era of the informed consumer. So kung familiar po kayo sa do-it-yourself, yung mga self-booking travel, sa mga shopping, so may mga Costco and SNR membership, marami po mga tao ang natutunan how to get better deals
and save more money on products and services. And this is IMG. This is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. So thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have benefited from International Marketing Group in their platforms sa pamamagitan po ng pag-educate po sa lahat ng aspeto ng personal finances. And meron po tayong access sa hundreds of financial products and services. Nakaka-receive din po tayo ng mga training and support how to manage your money. At the same time, paano tayo makakatipid sa various products and services na ina-avail po natin. And also, ito po yung maganda. Earn commission by sharing their know-how with customers in this fast-growing industry. So, nagkakaroon po tayo ng chance na magkaroon din po tayo ng commission. Sino po ba yung ayaw ng commission, di ba? So, you can learn and earn in the financial industry. So, kung aaralin lang din po natin kung ano po ba itong mga nasa financial industry, so, malaki po talaga yung chance na magkaroon po tayo ng extra income or mag-earn talaga tayo sa ganitong industry. And, alam niyo po ba how money works? So, this is the arc that, ito po yung tinatawag na X-curve concept. So, ano po ba itong X-curve concept na to? So, i-realize po natin, i-imagine po natin ngayon, this is the responsibility line and the green line represents your money line. So, ibig sabihin, pag po bata pa tayo, wala pa tayong malaking ipon. No savings and high responsibility na po siya. And then, dapat daw po habang tumatanda tayo, bumababa yung ating responsibility. At the same time, habang tumatanda naman tayo, tumataas yung ating ipon. So, pag tumaas po yung ipon natin, low responsibilities. At para saan po ba yung ating mga responsibilities na pinagkakagastusan? So, nandiyan po na kailangan natin bumili ng pagkain, kailangan natin ng tirahan, damit, education, health, debts, loans. So, yan po yung mga kailangan natin na i-provide. Saan po nanggagaling yan? Paano po ba natin siya pinaprovide? Napaprovide po natin itong mga responsibilities na to through our active income. So, makita po natin na kailangan talaga natin mag-work hard for the money para ma-sustain natin itong mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. At the same time, hindi naman po, porket tumanda po tayo, mawawala na po yung responsibility natin. Kaya nga po, nandun pa rin po yung kakain pa rin tayo, kailangan pa rin natin ng matitirhan, yung damit natin, yung kalusugan especially. At dapat nga po, yung ating active income, ma-convert po natin siya sa passive income kasi hindi naman po tayo forever na malakas, tama po. And let us learn how money works for you. Kailangan po nating matutunan how our money works for us. So, ayan po yung mga dapat nating matutunan sa ngayon para ma-convert po natin yung active income into passive income. And also, pag-isipan po natin or let's realize na sa buhay po natin meron talagang if sa gitna. At yung dalawa nga pong if na yan is, what if I die too soon? Or what if you die too soon? Paano pag kinuha agad ni Lord? So, kailangan po protection na natin ang ating pamilya. So, yan po yung purpose ng life insurance. So, meron kang money or insurance na ito po yung mag-replace ng income natin. So, ang pangalawa naman kong tanong is, what if you live too long? Paano naman po pag humaba naman ang buhay, di po ba? Problema po ba kapag tayo isumaba ng buhay at wala na tayong magastos? Siyempre, problema po yan. Kaya, wag po natin kakaligtaan na kung napoproteksyonan po natin ang ating family, kailangan din po natin maproteksyonan ang ating pamilya at ang ating sarili. Siyempre, bakit po parang maproteksyonan ang family? Imagine nyo po kung halimbawa wala po tayong investment, wala po tayong na-create na investment para sa sarili natin. So, sino rin po yung mag-take shoulder sa atin? Di po ba yung family din po natin? Kaya kailangan, kung mahal din na talaga natin ang pamilya natin, meron po tayong protection din para sa sarili natin para hindi naman po tayo maging burden sa kanila. So, yan po yung purpose ng living on interest or yung mga investment na ngayon po is pwede na natin simulan habang bata pa po tayo. And pag-usapan naman po natin ngayon, ano po ba, paano po ba mag-ipon? Kasi madali lang po ba mag-ipon or mahirap? Mahirap po ba mag-ipon? Parang sa akin, for me, kung hindi po mahirap ang mag-ipon, siguro wala na po tayong dapat pag-usapan ngayon, di po ba? Kasi marami talaga na gusto makaipon pero mahirap.
And ito nga po yung i-reveal natin. Ano po ba yung ginagawa na strategy ng mga wealthy people? So ito po yung tinatawag na pay God and yourself first. So income, pagkatapos po ng income, ano po ba yan? Di ba 100% po siya. So ano po ba yung dapat na unang gawin? Sabi po dito, pay God and yourself first. So kailangan din po pala, meron din priority. Ano po ba, paano natin gagastusin yung ating pera? So ito po pinag-uusapan po dito, sinasabi po sa atin, ito po yung kailangan natin magbigay ng tithes. Ito po yung para sa Panginoon. Again, hindi naman po dito pinag-uusapan kung ano pong religion tayo. Ito po is commitment natin kay Lord. Kasi ito po yung the way or an action na kung saan is in-acknowledge natin si Lord sa buhay natin na yung lahat ng meron tayo ngayon is nanggaling sa Kanya. Kaya biblically naman po, hindi naman po tao ang nangako. Ang nangako po is si Lord na kapag binigay natin yung para sa Kanya, ibabalik niya ng siksikliglig at umaapo ng mga pagpapala sa buhay natin, yung mga ibinalik natin sa Panginoon. And yan nga po, at least 10%. So yan po, hindi po natin para, question po natin yung bawat isa sa atin, yan po is commitment natin para kay Lord. So kung gusto nyo lang pong i-apply, so na, depende po yan sa inyo. Pero ito pong abundance formula na to is proven na po siya. Kaya nga po talagang, isinishare din po talaga natin yung kahalagahan ng ganitong concept. At the same time, huwag po natin kakalimutan yung ating sarili. So, diyan po papasok yung savings and investment. So, nag-iipon po tayo para din sa sarili natin. At hindi lang po natin siya basta iniipon, inilalagay din po natin siya sa investment vehicle na in the future is magbibigay po sa atin ng growth ng money. So, at least 20%. Then, after po natin mabawas yung para sa sarili natin, so diyan po, dito naman po natin pagkakasyahin doon sa 70% yung ating expenses. And again, kaya nga po kailangan natin matutunan, kailangan nga natin malaman magkano ba talaga yung expenses natin monthly. So para alam po natin kung talagang kulang, so pwede po naman natin magtipid, magbawas ng mga gastusin para mapagkasya yung 70%. Pero kung nakita po talaga natin, coach, hindi talaga kaya. Hindi ko talaga kaya, no? Hindi talaga kasya. So sobrang mahal. So kailangan po natin may gawin. So dyan po papasok na kailangan natin na magkaroon tayo ng mindset kung paano tayo makapag-create ng other source of income na makakatulong sa atin para ma-sustain yung ating daily na pangangailangan. So since mga bata pa po tayo ngayon, marami pa po tayong magagawa, di po ba? So ito po yung tinatawag na prosperity formula. So yung 10-20-70. So ito po yung pinakatandaan po natin. Pinakamahalaga po talaga. Kasi kapag inuna po talaga natin si Lord, so hindi niya po talaga tayo pagkukulangin. At the same time, kung inunan niyo rin naman po, isinunod niyo po yung inyo pong sarili, imposible na hindi ka po makakaipon kasi inunan niyo na po yung ipon niyo para sa sarili niyo. At the same time, doon sa expenses, napakagaling naman po natin mag-budget, di ba? Magaling po ang mga Pilipino pagbabudget. Tama po? Pag maliit ang sahod, kasha. Pag malaki ang sahod, parang nagkukulang pa. So ganun kagaling, di po ba? Kaya nga po, nandito tayo sa IMG para yung ating strategy or yung formula na to is ma-apply talaga natin sa buhay natin kung nahihirapan po talaga tayong mag-ipon. And do you know the power of compound interest? So pag-usapan naman po natin, saan ko naman po pwedeng ilagay yung aking pera na kung saan lalago siya? This is the power of compounding interest. So yung pera po natin, kailan siya madodoble? It depends po kung saan nating investment vehicle siya inilalagay, kung ilang percent po. So this is the power of compounding interest. Ito po yung tinatawag na rule of 72. So, pag sinabi pong, ito pong rule of 72, yung 72 given formula na po siya. So, basta tandaan nyo po, rule of 72. So, para po natin malaman kung kailan madodoble ang pera natin, is i-divide lang po natin kung ilang percent po ba ang kailangan or ang ibinibigay sa atin yearly kung saan tayo po is naglagay ng pera. So halimbawa po, sa 4% po tayo naglagay ng pera sa 4% investment vehicle ang nagiging return sa atin annual. So yung 72 po, i-divide lang po natin ng 4. So ibig sabihin, every 18 years, madodoble po yung pera natin. So like for example, halimbawa po, 29 years old, meron siyang 100,000. Then nilagay niya siya sa 4% ang binibigay sa kanyang
annual return interest. So, ibig sabihin po, 29 plus 18 is equal to 47. So, at the age of 47, madodoble yung 100,000 niya. So, magiging na siyang 200,000. At another 18 years ulit, at the age of 65, meron siyang 400,000. Pero what if, kung malaman pa po natin na meron pa palang pwedeng paglagyan na 8% at the same time 12%. So, saan niyo po ba gusto maglagay? So, ibig sabihin, kung nilagay natin sa 8%, so mas mababa po na taon kung kailan siya madodobol. So, 72 divided by 8 equals 9 years. So, if every 9 years daw po, madodoble yung pera mo. Kung naglagay ka ng 100,000 sa edad na 29, at the age of 38, meron kang 200,000 and so on. At the age of 65, meron kang 1.6. Pero what if, kung matutunan mo na meron palang 12% per annum na binibigay? So, at the age of 29, meron kang 100,000. So, every 6 years, through the power of Rule 72, or the power of compounding interest. So every 6 years, madodoble ang pera mo. So 29 plus 6, 35. At the age of 65 is 6.4. Di po ba ang laki ng diferensya sa 6 million at 400,000? So imagine po natin, do you think na kapag po tayo is naglalagay ng pera sa ating mga bank, do you think po ba na yung banko is pinapatulog lang po ba ng banko yung ating mga pera doon? Of course not. Siyempre, hindi po. Kasi meron silang enough knowledge kung saan ba magandang ilagay yung mga pera natin. So, sila po yung nag-handle ng ating mga finances para po mapalago siya. So, imagine nyo po, kung matututunan din po natin ang ginagawa ng mga banko, kung makaka-direct access naman pala tayo sa mga investment vehicle na makakatulong sa atin para madoble ang pera natin. So, bakit hindi po natin aralin, di po ba? Bakit hindi natin i-research? So with IMG, sa IMG po na tinuturo ni IMG dito sa atin, sa community na to, so mas mapapalago po natin ang ating knowledge at yung ating strategy. Yun po yung mga natutunan natin sa mga workshop. So imagine nyo po yung 6.4 sa 400,000. So saan ka po ba mas magiging masaya? Sa 6.4 at the age of 65 or sa 400,000? So imagine nyo po, di ba? Pero ako, kung tatanungin niyo ako, syempre doon ako sa 12%, 'di ba? Sino bang ayaw maging 6 million yung pera niya? 'Di po ba? So, malaki po talaga yung diferensya ng 4% sa 12%. And 'yan. Do you know about savings and investment? Alam niyo po ba kung paano na nag-work ang mutual funds? Nare-realize niyo po ba kung magkano ang interest sa savings accounts? Nang sa ngayon po is napakababa and nandun pa yung inflation at saka taxes that you are mostly likely losing money every day. People will face the problem of living a long life without adequate income. So with understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. And alam niyo po ba yung life insurance? So kayo po ba yung tipo ng tao na kapag bumibili ng life insurance is pag sinabi lang sa inyo na maganda, so kukuha lang and then hindi na siya babasahin. So kailangan po natin maintindihan ano po ba yung kaibahan ng life insurance, ng whole life, universal life, variable life, index life. So how group insurance in your workplace works. So kailangan din po natin consider, are you insurable or are you uninsurable? So tax advantages of cash value in life insurance such as tax, deferred growth, tax-free withdrawals, and tax-free death benefits. So yun nga po, you can learn how to properly protect your family. So, kailangan po natin siyang aralin, kailangan po natin matutunan. And this naman po, ngayon naman po, no, pag-usapan naman po natin, ito pong long-term care. So, alam niyo po ba na the lifetime income option of a long-term care can provide with income as long as you live? So, long-term care to provide your healthcare when you retire or when you stop working. So, kung tumigil na po tayo ng pagkakitrabaho, meron pa rin po tayo na mag-aalaga para sa atin. And how comfortable is your health care situation pag dumating na po yung edad na 60 na tayo? It depends on decision you make today. So, depende po yan sa magiging decision natin ngayon. So, do you expect that the government or your children na siya yung mag-aalaga para sa'yo if you live too long? So, you can prepare for your golden years. So, ngayon po, pwede na po natin siya paghandaan. At ngayon naman po, pag-usapan naman po natin about the high cost of education. Alam niyo po ba na marami po mga magulang ang hindi nakakapag-prepare ng kanilang children's college educational funds? So, many would prepare not to think about it all, hoping that things will somehow work.
somehow work out. So saka na lang natin isipin kasi pag nandiyan naman yan, magiging okay din yan. So it is important to understand college costs, the admissions process, financial aid, and how to navigate the complex college funding system. So you can understand and participate in college planning programs and help save for your children's college education. So we cannot put so much time and money into raising our kids and then become unwilling to look into college planning. So take charge of your children's future. So hindi po natin pwedeng i-take for granted yung kanilang college educational fund. So ngayon pa lang po, especially kapag po tayo sa mga parents na, so kailangan po nating pag-isipan na, paghandaan na rin yung kanilang college fund. And protect your future, do you know, without proper planning, kung hindi daw po tayo magpaplano ng tama, so your assets and family may not be protected. So yung mga properties natin at saka yung family natin is maaaring hindi sila maproteksyonan. So how will you keep an 18-year-old from spending his inheritance? And sino kukuha ng bahay mo? Sino magmamana ng mga bank accounts mo? Maiiwasan nyo po ba? Can you avoid family arguments over your belongings and keepsakes? So, who will operate and own business? So, who decides your healthcare and or end-of-life decision? Paano kapag nagkasakit siya? Nagkasakit ka. So, it's good to have your wishes documented so they can be carried out. So, kailangan po natin itong maunawaan habang bata pa po tayo para maiwasan yung mga ganong sitwasyon. And welcome to IMG. This is the campaign na meron po tayo ngayon. Be part of the 30 million by 2030 financial education movement. So tayo po is patuloy na nagtuturo at i-share po ng IMG mission. At ngayon nga po, I would like to congratulate you kasi kabilang na po kayo sa naturuan ng IMG sa 30 million families. So, movement po ito. So, financial education, hindi po siya option. It is necessity. Kailangan po talaga siya. And in International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. So, congratulations po kasi nagbigay po kayo ng time para maintindihan yung mga basic concept na kailangan natin sa pag-build ng ating solid financial foundation. And sa ngayon nga po, meron na tayong 7 million. So, marami po tayong tatakbuhin. At kabilang ka na rin po sa makakasama namin para i-share po itong ating mission. So, what is the solution? Total financial solution. So, dito po, meron po tayong education and also execution, entrepreneurship, enhanced membership benefits, environment, and community. So, napaka-importante po lahat ng to kasi syempre, kailangan po natin matutunan at kailangan natin ma-execute lahat ng ating mga natutunan at nandun po mapasok din yung business. At yung mga benefits na meron tayo sa IMG, yun po talaga may enhance talaga natin. And also, especially this is the community na kung saan po is magkakaroon po tayo ng para na-encourage natin ng isa't isa para mapaghandaan natin ang ating future. So meron po tayong mga journey dito na tayo po is magkakasama-sama. Kasi hindi naman po ito one click is ganun na kagad. Kaya nga po, inaaral natin yung mga konsepto na makakatulong sa atin para ma-prepare po natin ang ating future. So, ito pong community or environment, diba? Kapag po tayo is sumamo sa mga hindi nag-iipon, so mahilig mag-shopping, so magiging mahilig na rin tayo mag-shopping, di po ba? Pero ito pong community ng IMG, so dito po talagang in-encourage tayo mag-ipon. So magiging tayong matipid kasi kasama natin mga matitipid din at nag-iipon at nag-iinvest, di po ba? So this is the financial education. Kapag po tayo is IMG member na, may mga top benefits po tayo na kung saan po meron tayong book, ito po yung sinishare natin ngayon. At the same time may mga workshop po tayo. Yan, mga exclusive benefits po, mga workshop 1, workshop 2. So kung gusto niyo rin po mag-build ng wealth nyo or asset accumulation, nasa workshop 3 po siya. At the same time, ito po yung retirement planning and wealth preservation. So itinuturo din po siya. At marami pa po mga training at seminar na open po sa lahat po ng mga IMG member para po ma-enhance talaga natin yung ating knowledge. So financial execution, hindi lang po tayo dito nag-aaral kasi dito po, meron din po tayo financial check-up. So, meron po tayong gagawin na one-on-one coaching after nyo mapanood ang video nito.
para mag-guide po kayo or no, kung sino man yung nag-invite sa inyo, how to do the financial check-up na makakatulong po sa inyo para po yung pong ating plano is mag-materialize. So, sasagutan po natin ito, financial blueprint na to. Ito po yung magiging guidelines natin. Kumbaga sa bahay, meron po kong plano. So, sa pag-iipon, meron din po pala tayong dapat na maging plano para alam po natin yung ating financial goal. So, don't worry kasi i-assist naman po kayo, i-guide po kayo ng coach na ma-assign po sa inyo or sa tag-invite po sa inyo. And, ayan, ito naman po si Kaiser. So, we have access exclusive benefit number 18 sa mga healthcare products and services. So, meron po tayong access sa long-term care, short-term care, senior care. So, ito po mga products na to, may mga trainings at saka seminar pa rin po. Again, hindi naman po tayo basta-basta mag-i-invest nang hindi natin nauunawaan. Kaya nga po, with IMG membership benefits, pinoprovide na po nila ang mga information na kailangan natin before entering any kind of investment vehicle na paglalagyan natin. So, pagdating naman po sa life insurance. So, this is the life insurance products na exclusive to IMG members. So, mapapag-aralan din po natin ito. Napakaganda po ng product na to. So, kailangan lang din po natin maunawaan at maintindihan. Kasi dito nga po sa IMG, we do it by ourselves. So, do it yourself. So, dahil ka po tayo sa nag-aaral, ito magagawa nyo na rin po ng sa sarili nyo. And, ito naman po yung mga amount. So, pwede nyo po yung itanong sa mag-a-assist sa inyo or sa mga coaches na kaibigan nyo, mga IMG member na makakatulong po sa inyo paano kayo mabigyan ng information about this product. So, napakaganda din po niyan. And also, the stock market investing. So, dito po sa IMG, meron po tayong access sa online trading platform at the same time mga pre-investment seminars sa mga mutual funds at zero entry fee. So ibig sabihin po, ayan, makita po natin sa mutual funds, so pwede po tayong mag-invest. So disclaimer lang po, si IMG po ay hindi po nagbebenta ng mutual funds. All mutual funds are sold by Rampber Financials. So ayan, pwede po tayong mag-invest dito sa mga mutual fund companies na naririto like Soldigo Fund, Atram, PhilEquity, PhilAm, PAMI, Sun Life. So, yan po. At pagdating naman po sa direct access sa mga online trading platform, so ang partner naman po natin dyan is si MyTrade. So, you can invest in the stock market. Mamimili lang po kayo. At ang good news po, all new members become automatic mutual fund investors. So, kapag po IMG member tayo, whether you like it or not, automatic na po yung 1,000 pesos is malalagay na po siya sa inyo pong mutual fund. Sa top 10 holdings company like Ayala Corporation, SM Investment Corporation, Ayala Land, BPI, SM Prime, International Container Terminal Services, sa Jollibee Foods Corporation, BDO, Converge, Robinson, Land Bank Corporation. So imagine niyo po, sa pag-member pa lang po, talagang nandun na talaga na makakapag-ipon na po kaagad tayo. At yung pong pag-i-invest po sa mutual fund, so one click lang po siya para lang po tayo nag-shopping sa Shopee or sa Lazada. Kasi dito naman po sa IMG, tayo po is namimili po tayo ng share or nag-iipon tayo ng share. At dyan po is nasa portal lang po natin. And entrepreneurship in financial industry. So may mga business opportunity po tayo. So yan naman po is itinuturo sa Workshop 5. So optional po siya. Kung gusto niyo po madagdagan yung inyo pong income or kung wala po kayong career na ngayon or backup career, so you can do the business in financial industry. Ano po kagandahan nito? So sarili mo po yung negosyo, become a financial educator, sarili mo po yung oras mo, marami kang pamilya matutulungan, and achieve the income you want. So nagagawa po natin siya online and offline and become debt-free. So yan po yung kagandahan, and also you can take the certification pagdating po sa gusto niyo po maging AFP or RFP. So meron po tayong discount yan. And also the free ebook, yan. At ito po yung maganda, nagkakaroon po tayo ng chance na magkaroon ng free HMO coverage na binibigay po sa atin ng IMG. Once na ginagawa po natin yung IMG mission. So meron ding mga ring, pins, swatch, sasakyan, and this is the nakaka-excite, yung travel around the world. Kung talaga magiging po tayong seryoso sa paggawa ng mission sa IMG, aaralin talaga natin yung system
So napaka-generous naman po ni IMG para bigyan po tayo ng mga ganitong mga gifts. So enhanced membership benefits. So like for example, ito po si Manila Bankers. So yung pong life insurance natin, tumataas pa po siya, yung personal accidental insurance natin. And yan po malalaman at matutunan po natin once na tayo is IMG member na. And ito nga po, pag po tayo is international po yung membership natin, so yung pong ating benefits is mas mataas po. So iba po yung presyo ng international membership benefits. Yan, iba po yung price niya compared sa Pilipinas. So magkano po ang membership sa Pilipinas is only 5,500. At dun sa 5,500 na yon, yung 1,000 naman kasi nakalagay na sa mutual fund. Same din naman po sa international. Yung 1,000 is mapupunta na rin po kaagad sa mutual fund. Pero mas mataas lang po ng konti yung international membership kasi mas malaki po kasi yung benefits na meron tayo kapag po international yung kinuha nating membership. For OFW po yan. And ito po, for only 500 pesos only kapag po IMG member tayo, makakaka-avail na po tayo ng one-time payment lang, 500 pesos. Pero insured na po tayo ng 50,000. So yan po yung product na Fidelity Life. Ayan. So marami po mga exclusive benefits. So legal assistance. So ito po, i-discuss naman po siya once the IMG member na po tayo. So napakarami po ng mga benefits. As of now po, 60 plus na po yung IMG benefits at madadagdagan pa po siya. Kaya hindi na po talaga kayo mahihirapan pa how to build your investment. And the environment and community, this is our community all over the world. So meron nagaganap na offline at meron ding nagaganap online. So wala na pong reason para hindi talaga natin maabot ang bawat Pilipino and to educate them with the help of our community, IMG. So dito po, one family po tayo. And enroll in IMG Financial Literacy Program for as low as 5,500 only for Philippine-based and $175 to $180 for abroad. So depende po yan sa bansa kung nasaan po kayo. And wag po natin kakalimutan, there's an annual renewal na 1,500 every December po para po covered po yung full year natin sa lahat po ng mga benefits na meron tayo sa IMG. And may access po tayo sa mga major providers pagdating po sa healthcare, life insurance, so pagdating sa investment, nandiyan si Nasoldivo, si Atram, pagdating naman po sa real estate, si SMDC, pagdating naman po sa mga general insurance, so makikita niyo po dyan. And also the allied services, like Palawan, so apps, so marami po tayong ma-access na major providers para sa ating sarili. And this is the portal po. Ayan. So, makikita niyo po siya. Ayan. And how to start your IMG journey? So, up on it, you will always have an excuse not to save or invest. But no matter what your excuse, one thing is sure, you will get old next year. And you will eventually retire and stop making active income. Thus, be prepared to what ifs of life. Remember the solutions? Tanda niyo po ba? And good news. So, whatever situation you are right now, you can make a change. You can go from broke to blessed. So, start today. So, ito po ang IMG. And congratulations, we are giving the free online book or pre-ebook. So, ibigay nyo lang po yung inyo pong name, email, and contact number para masend po sa inyo po itong pre-ebook. At the same time, ito po yung campaign and protect na meron tayo sa IMG na lahat po nang mapapag-share natin ng video na to or masishare natin ng solid financial foundation or yung book. So, nakinig lang po sila, nakinig lang po kayo. Meron na po kayong free personal accidental insurance na 20,000. Covered po kayo for 1 year. And also, this is the financial blueprint na kung saan libre din po siya para mas makapag-isip po tayo ng mabuti para sa ating financial goal. So, yan po yung mga gifts. And once na bigay po natin yung ating pong email sa ating pong sponsor o sa mga nag-invite sa atin, may marireceive po tayong email like this. So, ang gagawin po natin, i-click lang po natin itong link na to para po makita po natin yung instructions. So, kung gusto rin po magkaroon ng campaigner shirt, so ayan po, lima lang po yung kaibigan na pwede natin patternan.
para magkaroon tayo ng campaigner shirt. So let's build more campaigners and plot our 30M campaign through this meaningful shirt. And magdala lang po kayo ng mga guests sa 4 p.m. or 7 p.m. or tanongin niyo po yung mga nag-invite ko sa inyo or nag-send ng video na to kung saan po or anong oras po ba yung mga available na pwede silang maka-attend. So increase your cash flow. Yan. Learn, share, earn more, invest more. Be an IMG associate. So spread the vision. Earn additional income. And that's it. To God be the glory. I hope na marami po kayo natutunan and see you po sa next session sa Financial Blueprint po. I hope na hindi po dito natatapos. This is the start, the beginning ng ating pagkaplano sa ating buhay. So maraming salamat po. I hope you learned so much. Thank you po.